Okay, ayos, ma'am sir, no? Magandang buhay sa ating lahat. Welcome to Colastico TV, no? So, sa hindi pala alam, ako pala si Ronald Salanya sa Colastico TV. Okay, so, ngayon, ang ating topic o ating pag-usapan ay tungkol sa preparedness on before, during, and after the typhoon hit your area. Okay? Itong ating i-discuss ngayon ay okay, disclaimer muna ha. So, ito lang yung aking na-research, no? Na kailangan, no? So, kung mayroon kang idagdag, kung mayroon kang iba pang nalaman, maaari mong i-comment dito sa video na to dito. Okay? So, kung may idagdag ka o may hindi ka naintindihan o maaaring disagree ka, pwede mo i-comment dito sa video na to. Okay? So, preparedness on before, during, and after the typhoon hit your area. Okay? Before, no? Preparation before. Okay? So, prepare ready to eat foods, no? Yung nasa can, yung nasa packs, no? Mga noodles, mga canned goods, no? Mga ready to eat para sa panahon ng paghumaghit na yan sa ating lugar o sa inyong lugar, yung typhoon ay hindi na kailangan magluto, no? So ready to eat na ang pagkain at ang siyempre ito yung purified na water, no? So ito din, so kailangan din natin yan, yung foods at yung water na ating magagamit. Okay, pangalawa, itong emergency kit. Okay, so itong emergency kit ay katulad dito ay, no, sample nito ay first aid kit, supplies, no, sa inyong bahay o sa inyong opisina, meron 'yan, no. Provided 'yan kasi kailangan 'yan na nilagay na 'yan, no, sa standard na 'yan, no. Standard o mga SOP na 'yan ng ating may first aid kit tayo, okay? So naka yung flashlight, no. Kailangan din 'yan yung mga batteries, no. Natin mga candles, no, kailangan din kasi pag nasa during na yan, nasa hagupit ng bagyo ay wala yang kuryente, no, pinapatayan ng service provider natin. Okay, so battery operated na radio, okay, yung radio na abigo, no, so magamit niyan, makinig tayo ng mga balita kung nasaan na siya banda. Okay, power banks, no, mga power banks natin, i-full charge natin yan. Portable emergency light. Okay, so yung portable emergency light. Okay? So, example nito. So, ito yung portable, no? Example sa portable emergency light, no? Okay? So, ayan. So, ayan, no? So, kailangan natin to. Okay? Full charge to, no? Okay, ano pa? At i-full charge yung cellphone, siyempre, no? Ating mga cellphone. Kasi during sa, ano, pinapatay talaga yung kuryente. Pangatlo, evacuate kung kinakailangan or advice ng local government na mag-evacuate sa mga evacuation center na nilagay nila o facilities na nilagay nila. Okay? So, wag matigas ang ulo, no? So, yung mga matigas ng ulo, yung kailangan nating dadalhin talaga siya kung minsan may forced evacuation nga, no? Kailangan i-forced evacuation talaga siya, dadalhin doon sa safety na lugar, okay? Pangapat, tingnan o hanapin kung may sira ang parte ng inyong bahay o kailangan kung may nakita kang sira,
ayusin agad, no? Example, yung bubungan, no? So papakuan agad o tatalian ng PC. Okay? So kailangan i-secure ang bahay before kung mag-evacuate or kung nasa diyan ka lang, kasi sa nasa safety naman na mataas yung lugar mo. Okay? So yung mga evacuate yung mga low lying areas, nasa coastal areas, yun talaga sila ang unang i-evacuate. Pero kung area mo na o bahay mo nasa mataas, no? Mataas ha, hindi sa gilid ng bundok ha. Mataas, so yeah, no? Kailangan i-secure, i-check muna yung bahay mo para hindi yung nagbagyo na yun pa ang natin, no? So hindi yon, mali yon. So panglima, ilagay mga appliances sa mataas na lugar o sa lagayan ng mga arif. So kailangan ilagay siya sa medyo mataas, no, kapatong, kasi pag bumaha yan, no, mababasa, no, mga speaker, mga amplifier, no. So kailangan nakataas siya. Okay? Pang-anim, mga light materials na bahay, kailangan talian, no? Sa malaking PC or tuhod o tukhan, no? Tuhod, tawag nito, ng yung malaking kahoy o 2x2, 2x3, no? Lagyan ng pagano, no? Anong tawag yan sa Bisaya ay tukhan. Okay? Okay, so pangpito, save the number, no? Mga emergency number sa mga CDRMO, okay? Or City Disaster Risk Reduction Management Office, or sa mga local naman dyan sa mga barangay nyo, sa barangay natin, no? So save natin lang mga number kung mga may emergency, kailangan humingi ng tulong ka. Okay? Meron naman yan silang yung mga ating local government, before pa lang mag-hit yung bagyo na yan sa ating lugar, ay nakahanda na yan sila, no? So may mga nasay na sila na tao na pwedeng mag-rescue, no? Kung kinakailangan. Okay? Pang-8, secure natin yung mga pits natin, no? So mga lagang hayop, baboy, no? Kambing, manok, okay? Aso, pusa, no? Mga kalabaw, baka, kabayo, no? So kailangan i-secure sila, ilagay sa secure na lugar, no? Before mag-evacuate o before pa lang mag-hit yung typhoon sa area na 'yan, no? Okay, so mahalaga 'yan sa atin, yung mga pets natin, yung ating mga alagang aso. So kailangan natin din silang proteksyonan, no? Kasi maring giginawin yan, minsan mamatay sa ginaw yan, eh, no? Yung tulad ng mga kambing, hindi yan sila tumatagal. Okay? Pang-9, ito yung kung may pananim tayo ng mga mais, no, palay, mga vegetables, no, mga gulay, kailangan natin i-harvest ng maaga. Okay? Para magamit natin, no? Kasi pag mag-hit na 'yan, kahit yung na hindi pa pwede ma-harvest, kailangan harbisin muna. Kasi pag mag-hit na 'yan ang bagyo, i-wash out talaga 'yan, no? Sayang. Kailangan yung mga palay, no? Especially mga palay nyo diyan, no? Anihin na, no? Kung kinakailangan. Kasi kung malapit naman lang mag-harvest, harvest nyo ng maaga. Okay? So yan ang ating before, no? Before na preparasyon. Okay? So ayos, intindihan? So mahina lang ako nag-explain, so hindi ko na i-review kasi siguro naka ano na kayo, naka
kasubaybay. Okay, so pangalawa, during the typhoon, ano ang ating gagawin? Okay, so ito. Okay, so ito yung during. Okay, sa panahon ng typhoon. Okay, una, huwag mataranta at palaging mahinahon. Okay, so at huwag kalimutang magdasal. Kasi sa time na yan ay kailangan talaga natin ng humingi ng sa Panginoon, no, ng gabay na tayo ay gabayan niya at stay sa mga masasamang mangyari. Okay? Pangalawa, makinig ng balita kung saan na banda ang bagyo. Okay, so para hindi magpanik, hindi mataranta, panatag ang loob mo, no? Loob natin. Okay? So pangatlo, huwag lumabas, manatili sa loob ng bahay o facilities ng evacuation center. Okay? Pangapat, i-turn off ang main switch ng mga ating electric. Okay? So i-turn off naman 'yan ng ating service provider. So i-turn off talaga nila 'yan, is open na 'yan. Okay, panglima, huwag uminom ng alak. Okay? Huwag mag-uminom ng alak. Resulta nito, pang-anim, magmayabang sa baha at sa hangin, no? Kasi lasing ka na eh, no? Lasing na. Nagmamayabang sa baha at sa hangin. At maaring nakakasama, no? Baka tangayin ka ng baha, baka manuhan ka ng malaking kahoy, no? Kasi lasing na. So, huwag uminom ng alak. Pangpito, palaging alerto at hawak ang flashlight. Okay? So, tindihan? Last, pangwalo, magtulungan or tumulong kung kailangan talaga ng tulong. But, remember, stay cautious, no? Maaring pagkasawi ng inyong buhay, no? Kung may rescue, no? Kung wala ka namang proper training, wag na lang. Kasi may mga rescuer naman, no? Pero kung kinakailangan, talagang gawin ang iyong makakaya, no? Sa pagsalba ng maaring mangyari, no? Okay? So, yun ay during sa sitwasyon ng bagyo. Okay? Typhoon, super typhoon. Okay? So, ito ay sunod ay after. O ano ang gagawin kung tapos na ang bagyo? Okay? So, ito ay after. No? Ano ang gagawin? So, ito ay base lang sa aking research, sa aking nakikita. No? Kung mayroon ka namang idagdag, ipaki-comment sa itong video na to. Kung mayroon kang disagree, pakisabi na lang, no? Okay, so after ito ng bagyo, ano ang gagawin? Una, dapat alerto, baka may live wire. Okay? Baka may basag na bote dyan o salamin na ikaw ay nakapaa, sumulong ka sa baha, chak, no? Masusugatan. Okay? So itong live wire, siguro, i-off naman talaga yan. So, para alerto tayo, huwag na lang mag-atubiling lumapit dyan sa lugar na yan kung nag-speak ka kung may live wire. Okay? Pangalawa, gumamit ng butas kung sumulong para sa pag-check ng sa mga paligid natin. Okay? So, butas. Okay? Kailangan yan. Kasi para malayo tayo sa mga sa sakit ng leptocirrhosis, no, yung galing sa ng daga, no. Pangtatlo, tingnan mabuti ang appliances, kung nabasa huwag agad paandarin.
eh. Bagkos, ibilad sa araw, maring patuyuin o ibilad sa araw. Eh, kasi good conductor yan eh. Pag after na, may ilaw na, no? No, may kurente na. Yung, hindi mo na check na basa yung appliances mo, may tubig doon, no? Sa loob, hindi pa natuyo, pag on mo, wala, sabog. So, sayang. Okay? So, kailangan i-check muna o ibilad o patuyuin. Okay? So, pang-apat, linisan agad ang mga basang gamit. Okay? Mga clog na mga water dyan o tubig na naipon sa baha, i-airing itapon. Kasi pamahaya ng ano yan, ng mosquito. Eh, pamahayan ng mosquito. Okay, so pang lima, muling mag-update kung nasaan ang typhoon. Okay? Kung nasaan na siya banda. O baka naman eh panatag na eh sa tingin mo lumagpas na. Eh merong ano ha, merong naranasan namin noon na akala namin lumagpas na. Eh meron pa lang panghuling hagupit na napakalakas na hangin. So, yung ibang direksyon naman ng hangin, no? So, example, dito sa north, no? Pagkatapos niyan, bumaliktad yung sa south na malakas na talaga, no? Okay? So, pang-anim, magtulungan, no? Kailang tulungan kung anong maaring matulong natin sa ating mga kapitbahay, sa komunidad, no? Okay? So, yan lang ang ating preparedness on, before, during, at after the typhoon hit your area, ang ating topic. Okay? So, be ready, stay calm, and stay safe, everyone. No? Para magiging panatag ang loob natin, no? Hindi naman talaga natin maiwasan to, pero kailangan nating gagawin. Okay? Itong mga tips na to. Okay? So, ayos. Bye-bye muna.